Hi everyone! So ngayon, gusto ko lang din naman i-share kung paano mag-celebrate ang school namin ng Loy Krathong. Pero una sa lahat, alamin muna natin kung ano ang Loy Krathong. Ang Loy Krathong, nahahati siya sa dalawang words. We have Loy, which means to float, and Krathong, which means basket or float. Therefore, ang ibig sabihin ng Loy Krathong is to float the basket or a boat. Okay, so sa ito kasing annual traditional festival na sinaselebrate ng mga Thai people to pay respect to the goddess of water and to pay respect to the Buddha and sometimes to ask an apology for the pollution na nangyayari. Okay? So usually sineselebrate ito during the 12th full moon of the Thai lunar calendar. So pumupunta sila or nag-gather sila around lakes, rivers, canal, it may also be ponds or any bodies of water to release the floating lanterns or nga, yung tinatawag nga natin na krathongs. Okay? So kung napapansin nyo dito sa video, bago sila mag-umpisa sa program, kailangan munang kunin natin yung mga attention ng mga bata. Syempre, makukulit yung mga yan. So, kailangan munang pa-icebreaker sa kanila para makinig sila. So, eto nga pala yung mga krathongs na ginawa namin dun sa last na video. Diba, pinakita ko sa inyo yung activity nila na yun. Dito naman sa point na to, ina-explain na nung isang teacher, si Kujun, kung paano nga ba nagkaroon ng Krathong Festival or Loy Krathong Festival dito sa Thailand. So, ina-explain niya kung kailan sineselebrate, ano ang meaning ng Loy Krathong. After nung activity na yon, nagkaroon ang mga bata ng 15 minutes break. So, parang water break and then maglaro lang konti. And then later on, meron na naman silang bagong activity. So, yung mga estudyante ko or yung mga bata, mas pinili nilang pumasok sa classrooms. Hindi ko man alam, yung mga anak ko, mas gusto nilang pumasok, mag-stay sa classroom. So, yon, 15 minutes is over. So, babalik na sila doon sa playground. So, kung makikita nyo dyan, andyan na ulit yung mga bata. So, may mga decorations din kami na nagawa dyan. Tumulong din naman ako sa decoration. Haha, joke. Yun. So, ngayon, magkakaroon sila ng isang laro. Alam ko yung tawag dito eh, nakalimutan ko lang. Basta panoorin nyo na lang muna. So, dyan muna kasi ina-explain ni Kujun kung ano nga ba, kung paano yung laro. Okay, so makikita nyo, panoorin nyo. Okay, so yun yung laro. So after na naman nung laro,
may 10 minutes break ulit sila. So, dun sa 10 minutes break, gusto nilang mag-water break or maglaro, di okay lang din sa kanila. So, ngayon, kung nakikita nyo, it's time for them to release their floating lanterns or yung krathong nila. So, sabi ko nga kanina, ito sineselebrate during night time. Pero since mga estudyante yung mga yan, so kahit daytime na namin i-celebrate. So, yan yung gagawin namin. So, kailangan lang nilang kunin yung mga krathong nila. And then, isa-isa or kahit tatluhan silang pumunta doon para i-release yung krathong nila. Feeling ko, ang alam ko, bago nila i-release yung krathong nila na yan, kailangan muna nilang mag-pray. And then, i-release nila, parang ipupush away nila yung krathong nila. So, panoorin nyo na lang kung paano nila ginagawa. Yan yung mga krathongs na ginawa namin dun sa last na video namin. Ayan. Buti nga nakapag-video pa ako kasi meron yung isang teacher na nag-a-assist. So at least nakapag-video ako. So after nun, lunch time na nila. Yeah, so 11 o'clock po kasi nagla-lunch na po yung mga bata. So afternoon, say, magsha-shower sila and yung iba matutulog, yung iba maglalaro o magkakaroon ng activity. So dito sa video, kung makikita nyo, eto na yung mga last batch ng mga estudyante na magre-release ng krathong. So hindi kasi sila pwedeng sabay-sabay. Syempre, mga bata yung mga yan, kailangan mo pa din silang i-assist. So, trinay ko lang silang videohan, tapos bumalik na din agad ako dun sa mga handle ko kasi andun sila sa playground. Okay, kasi naghihintay na lang sila ng uwian kasi mga 2:30 na yan eh, lumabas na kami mga 2:45. Nag-i-start na kasi silang umuwi. So yan yung sample kung paano nila rinerelease yung mga karathong nila or yung mga lanterns nila. So kung mapapansin nyo, yung naka-green parang nag-pray pa siya bago niya i-release yung karathong. Kasi yun. So panoorin nyo kung paano. So after that, bumalik na ako dun sa advisory class ko. Sabi ko nga, andun sila sa playground. So tinapos nila or tinapos namin ang aming Loy Krathong Festival through pagsasayaw. So panoorin nyo na lang. So, ganyan po namin sinelebrate ang Loy Krathong Festival dito po sa Texas High School. Yun lamang. Bye!